aking awitin. Umpisahan sa umpisa, sa isang tao na kakaibang aking ipapakilala. Siya ay si Kadox at wala nang ang iba. Isang taong mabait at kilala din ng madla. Matulungin sa kapwa, buo pati ang kanyang diwa na tulungan. Alalayan na nangangailangan sa kanya. Di niya pababayaan at kanyang susuportahan upang maibigay niya lahat-lahat ng kinakailangan. Ganyan si Kadox, kung magmahal ay sagad ang kanyang mga yun mga Krux, magandang tanghali po at walang intro, walang outro to mga Krux. At shoutout pala kay Tita Astig ng Mrs. at lalo na sa kay Tita Kabias at kay Ma'am Jojo Official, kay D.Y. Tulitz at kay Sir Robin at marami, at kay Tita LB at kay Sir Romel Gabo, kay Idol Jean Paul Kaya, lalo na po sa ating mga kay Blast Master, kay Sir Kiko at Tita Emily, at lalo na kay sa mga Boris Vlogger sa Suward Family po, ayan, at sa mga atin pinakamamahal natin na mga Salin viewers at lalo sa mga ating mga kaibigan. Alright, at samahan nyo ako ngayon mga Kadox, at nandito ako ngayon kila Kuya ang kapatid ni Kuya Undo, at yung pinuntahan nga sana namin nila Jojoy at hindi na po na napuntahan namin. Ayan, at ngayon mga Kadox, samahan nyo po ako at puntahan natin sila. Sa tayo ay nandito na sa, ayan, nagigib sila. Nag-alog mo dong? Saan kayo? Saan yung dalhin yan? Ha? Ay lang, magugas kayong plato? Ano, saan na bahay nyo? Dala, tara. Yan mga Kadox, at nagdat na natin itong dalawang magkapatid. Wala kayong galon? Wala kayong galon? Dito yung, inuman to? Ha? Bakit inuman at wala naman takip dito mga Kadox? Tingnan nyo naman ang inuman nila. Tubig mga. Ha? Ay, marumi? Pag... ayan mga Kadox. Ay, matagal na itong ginawa? Ayan mga Kadox, may sili. Sobrang ganda ng mga sili. Ha? Ayan mga Kadox. Ano talaga itong dalawa. Ilan kayo magkapatid dong? Ilan kayo magkapatid? Magmanghod ba? Ayan mga Kadox. Grabe. Ilan taong ka na dong? Ilan katuwig ka na? Ha? 21? Ah, 20. Saan mo yan? Inuman? Ay, pangukas ng plato? Diyan mama mo. Ako ang mama, mama. Yan mga Kadox, nandito na tayo sa bahay nila ni Ate Lisa. Ayan, at nat na natin. Ayan. Ilan taon na kayo dito, te? Lisa, ang taon na mahigit. Ha? Yan mga Kadox. Po? Isang taon na po na mahigit. Isang taon na mahigit? Isang taon na kayong mahigit dito, te? Ilan kayo? Ilan yung anak mo, te? Tatlo. Tatlo? Bakit lumuha? Umiyak yung bata ang ano mo, baby. Gutom na yata yun. Kumain na kayo? Pinakain ko na kakatapos lang. Ayan mga Kadox. Sa kanilang ano. Ay, anong ulam mo, day? Day? Anong ulam mo, day? Ha? Anong ulam mo? Gulay? Gulay. Ilan taon na ito, te? Ito panganay? Di ba ito ba yung di ba pinunta namin na si ano, kasama ko si Joy Joy? Jeffrey. Yan si Jeffrey. Ito yun na madaldal na bata po mga Kadox. Ayan, yan te. Ilan taon na yan, te? 4. Ayan. Si Jeffrey ang panganay, di ba? Ayan, ano pangalan yan, te? Julissa. Ang layo namang yung pinunta namin doon kay Kuya Undo, ibig sabihin pala to, pag nag-aral? Doon niya, maaga po kami umaalis. Anong oras? 5 po ng mandaling araw. Tapos doon na po kami naliligo. Hindi maputik dyan sa malaking sapa. Anong read na to? Preschool. Ano? Preschool. Kini? Kabo na to.
Kinder pa man yan. Ay. Yan mga kadoks. Ito yung bahay nila ni nila ati. Yan. Te. Sa binibinta niyo yung sili niyo yan, te? Opo. Bibinta ko po sa crossing. Mm. Para makabaka ng kunting bigas para bukas. Bigas? Ano lang ibang hanap buhay, te? Nag-auling lang. Wala na, maliban sa ano, te? Wala nang ano, te? Siya nagpapasuhol ng paghakot sa kawayan, hara. Yung binabayaran lang po. Paghakot ng mga kahoy, tapos yung pagtatabas. Kumusta na yung notebook dito? Nasaan yung notebook? Wait. Yan, te, kasi yung nakaraan, kasi sabi ko nga, pupunta ko dito, di ko nahanap po yung bahay nyo po, kasi medyo mayroon pala dito, medyo kalibliban pala dito, no? Sa gitna, doon pala kayo ng, ano, bundok. Tapos pag nakakain nito, pag bumili kayo ng bitsin or asin. Napunta po ako sa crossing, doon ako nabili. O? Doon po ako sa crossing, bumibili ng panggamit sa bahay. Layo, no? Maaga lang po umaalis. Ha? Makabalik agad. Ay kung mayroon po nga ganyan, may pipira na maluglog man, hindi marami ng ginagrocery. Opo. Bumibili na lang ako ng para di na lang. So yung auntie, ilang taon na auntie? Yan ni Bibi. Dalawang taon na yan? Opo. Ibig sabihin yan, dalawang taon, di. Anong may pagpunta namin dito, te, sa sunod, te, baka saan ang punta, wala ka po yung pating mapuntahan po. Dito lang po kayo. Dito lang. Araw-araw po na umaalis kasi inahatid ko po siya sa school. Tanghali na po kami na uwi. Si kuya, wala na pong ibang din trabaho, te. Sa taas, te, na te, yung kubo na yun, te. Bakit? Parang matagal na yun. Matagal na po yun ginagawa namin. Hindi natapos kasi kapos po kami sa pangbaka ng pako. Kasi yung pera namin nakita sa uling. Kasi lang po binibit. Tapos, anong pang-atop nyo dyan sa ano? Yung tawag nun. Yung ganito lang po. Pag malakas ang ulan dito, ti, tumutulo. Ulan po sa loob, ulan po sa labas. Po? Natulo po dito sa loob pag umuulan. Oo nga, yun o. May mga kalaks. Alam, bukita. Yan, medyo talaga ang nila dito. Sa kalagayan nila ati talaga. Grabe. Sobrang lit naman ang nyo? Loob? Madalian lang po kasi ito eh. Madalian lang po ito. Ganyan tayo yung ginawa niyong kubo-kubo. Ilang mga budget ng mga pako. Ganyan sa kalagayan, ganyan kalaki. Malaki pa po ang nyan eh. Kanino itong lupa, ti? Kang po, Tilani de la Cruz. Mga de la Cruz. Yan, shout out pala sa mga de la Cruz. Matagal na kayo dito? Isang taon na mahigit na po. Agosto po kami dumating dito. Yung mga nyug. Wala pa mga ganun nyug, no? Wala pa po. Bago lang pong tanong yung iba dyan. Ibig sabihin, hindi kayo na, hindi lang makararo, no? Hindi. Walang galon. Ito nga, nakita ko nga yung dalawa mong, anak mo nga, wala palang galon pala kayo. Manghugas daw ng pinggan. Ikaw, Dong, maghugas ka ng plato, Dong? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Hindi pa? Nasaan yung, booklet? Papa, ito dagan pa. Nagsulat. Maganda ang sulat mo sa booklet, yung binigay ni, Kuya Ate Joy Joy. Ha? Bemo, shout out na Joy the Island Girl. Salamat po sa yung binigay na booklet. Ayan, si ate. Grabe. At silipin natin yung loob ni ate. Mga karoks, pwede ko pumasok, ti? Ayan, tingnan natin yung booklet ni Dudong. Uy, ba't may daming silip, ti? Ibibinta po namin. Ha? Ibibinta po namin dun sa crossing para makabaka ng konting bigas. Nangari, Para bukas. Nangari. Binibinta po ito sili? Opo. Nangariyo.
Kakadoks, grabe, nakakawa talaga, sobra sila ate talaga dito sa kalagayan ng may sili. Ayan, no? May lang ano ito eh, harvest mo na sa sili po. Ano po bali, ang magpunta po itong sili, ano lang po, ano 160. Lahat ng sili, tagdis po ang lutok. Ay, isang ano po, isang tali. Isang tali. Walang iba, ano mayroon dyan te? Sa isang tao nakakaibang aking mapakilala, siya ay si Kadoks at wala na nang iba. Ay mga Kadoks, si ate pala at ano, na abutan ko pala siya, magtitinda pala sana siya ng sili at talong. Ayun, at bibili ako ng sili at itong talong, baka mabili ko ito para makabili po sila ng ano, anong bigas. Maliban sa bigas, ano pa bilhin mo, te? Dami sa bahay, asin. Kailangan talaga asin-bitsin, no? Hindi, no? Ang rost, grabe. Ito yung kanilang kalagayan. Pag ano dito, no? Uy. Silip kayo dito, te? Uy, papa. Ano? Hmm? Yung mga rost. Para hindi, ano ang hangin. Hindi kayo kainin dito ng aswang. Ano sa... Wala dito ng aswang, te? Wala naman po. Ha? Wala naman. Ah, wala. Sabi daw, may aswang daw dito. Ayan, mga Kadoks, grabe naman. May aswang talaga yung nasabi nung namatan. Ayan, mga bahay nila. Uy! Nasaan ang notebook mo? Ay, booklet. Daw, pakita daw ni Kukuya Dudong. Saan? Ayan, sinulat mo. Tingnan natin yung sinulat mo, ayan, mga Kadoks. Tingnan natin yung... sinulat ni Dodong, ayan, at binigay ni Ma'am Joyjoy official. Shout out pala sa iyo, Ma'am, at maraming salamat po talaga, grabe. Ngayon, uy! Ayan po, thank you talaga kay Ma'am Joyjoy at kay Sir Robin at kay DIY Tulits po sa kunting binigay talaga sa amin. Malaking tulong na po sa pamilya nila ni Ate, sa kanilang mga anak. Grabe, good nito ah. Yan mga Kadoks, yung booklet. Yung iba. Kasi yung iba. Ay, tinago pa yung iba yung mga Kadoks. Ayan. Maraming salamat talaga kay Ate Elisa talaga. Ayan. At saan yung sapatos mo? Ha? Sapatos? Saan? Ha? Wala na yung sapatos mo. Madilim dito, te. Wala kayong ilaw. Mga Kadoks. Na ano naman to, oh. Binili yung 500 na binigay pala namin, no. Buti nakasya to, te. Kasya naman po sa kanya. Ha? Kasya naman po sa kanya. Nakasya po talaga? Do do do. Kasya sa dong? Hmm? Uniforme mo? Uniforme mo? Grabe talaga yung mga Kadoks, grabe talaga. Naka ganito yung dati din ang buhay din ni Kadoks. Kubo-kubo lang at nagtiyaga laban. Yan, sayo ko kay ate, laban lang ate at makamit niyo yan talaga. Yan, sana at tigyan lagi tayo ng may mabuting katawan at wala tayong mga sakit. Ayan, yung mga bata medyo para hindi ano, alam mo na ngayong panahon, pag may ano ulan, grabe, nakakasakit agad. Yung mga kalayuan pala to. Yung pala, di ko mahanap. Doon kami dumaan sa kabila. Kasi yun, dumaan si, yung, ano mo, si Kuya Nungnong. Yan, sinama kami papunta dito. Yan na. Kumuha ka doon, bigas, te. Binigyan kayo. Naubos na? Naubos na, mga Kadoks. Yung palang binigay ni, ano, ni, tawag ito? Ni Inday. Yan, magkapatid sila ni Kuya Nungnong, ay ni ano, ni Kuya Nungnong sa kay Kuya Undo. Kasi Kuya Undo medyo malayo din yun. Ayan mga Kadoks. Uy, yun ang ano, higaan niya, te. Ha? Yan ang banig nyo. Uy, okay lang yun at sa mga Kadoks. Ayan ang nila. Walang cartoon. Sana no, may dapat mayroon ka ganun, tiyo. No? Ha? Ano te? Isa lang po ang nabakal kong bag kasi po, ano, anong kapos. Kapos talaga. Ano te, kaya?
kaya nun. Ha? Kaya nun. Kayanin? Ba't masaya ka, te? At punta natin si Kuya, yung mister niya. Bakit? Kumain na kayo? Kain na kayo? Ha? Ayan mga kaduks, nandito si Kuya Nungnung, yung asawa niya, ate Lisa. Ayan, at... Ya, kumusta ya? Oh, may... Sabi yung balita ko, umano ka na daw ngayon? Pupugi ka na. Ha? Pumunta ako doon sa taas, ninanap, medyo hindi ko pala alam, nandito pala kayo sa gitna ng ano, bundok. Yun, ay sige kaya nung nung. Totoo yung sabi ni sa ni Ate Lisa, yung bahay mo daw natigil. Hmm? Ilang, ilang ano na yan? Parang may mga kurak ding na yun ang ano? Tinubuan ng mga... Ha? Wala, hindi pa talaga napagawa? O kasi yung mga kadoks, hindi sila makapagawa ng bahay at... Kasi po, sa, nakatira lang po sila dito. Kita, no? Ayan, medyo kalitan lang, bilog lang yung ginawa nila na bahay. Kasi hindi po nila ito, hindi natin na alam kung kinabukasan or sunod na buwan, ito alisin sila. Palapan yung no? Mga estimate mo kaya mga ilang kilo yan bagong kakayanin niya? Siguro mga lima. Lima? Kilo? Hindi daw kayanin ni Kuya yung kita nila, hindi naman daw sapat sa pambili ng pako, sapat lang talaga daw sa pambigas lang. Kumidyok, kulang pa nga daw eh, wala pa daw yung pangulam. Itong aking awitin, umpisahan sa umpisa, sa isang tao na kakaibang nga kong ipapakilala. Siya ay si Kadoks at wala na ng iba, isang tao magbukit at kilala din ng ito mga tanim, mga balingoy. Ngayon sa'yo yan kuya. Ngayon mga saging. Ay mga karutsaga talaga mga saging. Ayun nga sabi niya ako ni ate daw eh, yung sili, bibinta nga niya daw. Yung sili daw ibibinta sa malayo no? Piling ano, asin. Sin luha at ang pawis sa balat lagi siyang nariyan kahit anong oras pa man mainit man o maulan kahit anong unos pa ang nandiyan yan mga kadok yung kubo nila ilang taon na din yan kuya isang taon na din yan at lunga ang nangangailangan hindi butas-butas at yung palapa wala na kaya umuulan nga basa din kami sa loob hmm? Salamat kadok. Gilid na lang kayo. Ikay walang katulad, isa kang yung mga anak mo. Sa mundo inilapag ng mahal na Panginoon, sinamahan ka sa paglayag na puro ng tulong. Ang kailangan matapos 'yan, no? Tumutulong ka kadok, na walang kapalit. Hindi mo sinasayang talaga ang bawat saglit. Di mo dinadama pagod. Yung mga grupo wala daw at pinansin daw yung nang isang kasama niya na dapat mabung ano na mabukatok para matupad na daw para makalipat sila doon kasi nawabasa sila sa ulan. Kaso lang medyo kapos talaga. Dahil sa iyong buhay, iyan ang gumugulong. Marami tayo ang gusto mong maitan. Hindi sila makatayo dito ng magandang ano talaga na malakalakihan ang bahay, no? Sila'y binigyan mong pagkakataon na makausap sila ng maayos at ibigay ang sapat na tulong. Ganyan kagadoks, wala ang kapantay. Kaya mong isugal na sarili mo nga na buhay upang maibigay ang tulong na hinihintay sa mga tao na ang buhay ay walang saysay. Hindi naman pwede yung mag-giro dito eh. Di ba? Kasi hindi naman sa atin itong lupa. Wala kayong lupa, ya? Ilan kayo magkakapatid? Ay, si yung si Kuyondo. Sino panganay nung dalawa? Bunso. Ano sana yung mga magulang mo nga niya? Magulang nyo?
wala mga kuya o ganyan, mga kapatid na nang wili po sa'yo na tulungan ka ganyan. Hindi ka nakaluwas siya papuntang Maynila? Hindi ka pa nakasubok? Ay, dati naman ako. Sa Maynila? Ano, Laguna. Sa Laguna. Anong trabaho mo nun niya? Tinda ako ng mani. Mani? Mani na ano, nilaga. Ano? Karito lang. Karito? Buso-buso. Ah, yung ano, yung tinutulak lang? Oo. Tapos nakaipon-ipon ko. Kapagal ko ang bike. Ano mo ito? Padyak-padyak ko na. May sawak ano nun po? Wala pa. Binata pa. Kasi mo nakita si Ate Liz, ah? Doon. Laguna. Sa Laguna? Itong aking awitin, umpisahan sa umpisa, sa isang tao na kakaibang aking papakilala. Siya ay sa Facebook. Wala na ngang iba, isang tao mabait at kilala din ng madla. Sumuhi kayo ng probinsya. Buo pati ang kanyang diwa. Ilan taon na siya, Tilisa? Ilan taon na kayo nag-asawa kaya? Di niya pagbabayaan at kanyang susuporta. Partid? Upang maibigay si ate lahat ng kinakailangan. Ganyan si Kadok, kung magmahal isagad ang kanya. Ngayon na taong ka na po ay darating agad agad di siya mapapagod para sa ating lahat. Si ate tumulong man ang kanyang luha at ang pawis sa balat. Lagi siyang nariyan kahit anong oras ngayon pa man, mainit man o maulan, kahit anong unos pa dyan. Ganyan katapos ah, matagal na kayo nagsama ng years na at lungan ang nangangailangan mga 5 years ganun. Yung pagsama niya ni ate. Buti no, hindi talaga kayo nagbitawan sa at isa, no? Ay, nagmahalan eh. Hindi naman pwedeng pabayaan ko yung asawa ko. At yung anak ko. Kasi siyempre, yung iba baga, pag maulang wala talaga, yung iba, umaalis yung asawa, yung hindi na kayang buhay. Kahit mahirap kami, magsama-sama kami dito sa pagkakas. Na puro ng tulong ang iyong ilalahat. Tumutulong ka kaduksa na walang kapalit. Hindi mo sinasayang talaga ang bawat saglit. Yun mga kaduksa, hindi daw maghiwalay. Sama-sama daw sila. Ano? Kunting pagkain lang. Mga salitang patulong sa iyong puso magmamahal. Ay di mo kinulong. Yan mga kaduksa. Bahala na daw sila mga ano, basta sama-sama sila ng pagpamilya daw. Ayun mga kaduks, puntahan natin, kumakain na sila oh. Ano kayang yan sila? Baka di pa kumain kaya? Lusot talaga oh. Paano yun pumasok dito yung aswang? Kita kayo sa loob? Mga kaduks oh. Ha? Ayaw, ang kras kumakain na sila. Ayan. Ayan, ano lang, hintay lang at si Kuya Kadok babalik dito baka sunod na araw. Ayaw, kung sa kaya lang ni iabot ni Kuya Kadok. Ayan mga kuya, ano? Ayan, si Ate Lisa. Bakit? Kumain ka na di? Ha? Walang ulam? Hmm? Gulay? Hmm. Yan mga kaduks. Grabe. Susunod na araw po. Kumbaga magkatayo sa YouTube ko po. Sana at bigyan pa si Kaduks na kalagayan na medyo may malakas pa. Yan at maabutan naman kahit pang bigas lang at pang ulam kanila kuya tinda ano Telisa. Nakita ko talaga sila na gulay tas yun bala wala naman sahog no pero grabe talaga at ito parang ang loob ko talaga kasi naalala ko yung dati yan yung ako po na ganito yung kalagayan ko din sa, at sino na at ito talaga yung mga kilala ko yung sa aking yung aking po mga kaibigan ngayon na sila ati Lisa talaga hinanap namin to kaso lang po yung pala yung ano nila yung bundok pang ilang bundok kaya doon dito te isagad ang kanyang mga tulong ay darating dalawa? Agad-agad tatawid pa sila ng ilog para
ilog, no? Ilog, no? Yun, te, sana wish mo lang si Idol Kadox. Sana ngayon na sana makasahod na. At yun, kasi kunti lang pang bitsin or pang ano lang, pang sahog. At yung pang ano yun, pang kain lang kaya ni Kuya Kadox. Ayan, grabe naman. Yung mga ni Kuya, ano, nasaw ni Ate Lisa na sabi pa daw, kahit mahirap, sama-sama sila. Kahit walang bitawan daw, wala silang mag, ano, hindi sila magbibitaw kasi nagmamahalan. Grabe. Ayan din si Ate Lisa, kung ano masasabi niya sa buhay niya talaga. Ante, tanongin kita, te, ano bang masasabi mo talaga, te, sa yung kalagayan natin talaga? Sa buhay. Na yung bata talaga at si umiyak kasi yun pala gutom na. Ayan. Ano masasabi mo, te, sa atin ngayon? Nasa camera, nanonood sila sa atin. Ayan. Ganito po ang buhay namin. Mahirap. Minsan, nakapos po kami sa pagkain daw. Wala po kami maayos na trabaho. Uling lang po. Ang masasabi ko lang po sa inyo, sana po may tutulong po sa amin. Kahit ano lang po, pang baka lang po ng pako para matapos po yung bahay namin. Kasi yung bahay po namin, pag naulan, natulo, basa po kami sa kub. Pati mga gamit namin, nababasa. Binubuhol ko lang pagka umaga. May bahay po kami, hindi natatapos kasi gawa ganin po, walang pako. Kita po namin sa pag-uling. Katama lang po sa pangbaka lang bigas para sa po, mga anak po namin dahil maliliit pa po yung anak namin. Ilang po yung sabi ko po sa mga sa inyo po. Yun mga kroks, yung minsahe ni ate sa buhay ng kanila talaga. Ayun ate, namimiss mo na ate ang yung mga magulang mo, ate? Namimiss naman po ka dahil matagal po kami hindi nagkita. Ilang years na po. Dalaga pa po ako, hindi pa po nakauwi sa amin. Nagkaanak, nagkasawa. Matagal naman ganit po ako pinapauwi, gawa lang yung pera, ganit po kapos. Yan te, malay mo may umabot sa'yo na hulog ng di natin alam. Na kung may willing na gusto na magkita kayo ng mga kapatid mo, te, yun. Makita, malay mo dito sa aking video na to, masilip ng kapatid mo. Ano mga apelido, te? Mga abay-abay po. Taga saan ka pala, te? Buhol. Buhol? Yun, shout out pala sa mga taga-Buhol. Ayan, minsahe mo sa'yo, te, sa mga taga-Buhol. Masi, maraming mga taga-Buhol yung pumapasok kay Idol Kadox sa mismo sa pag-live. Ayan. Ano mga pamilya mo, te? Kung makita po yun na, sa mga pamilya ko po yung video na ito, sana po, ay sana, ano, yun mga katok sa si ate medyo emosyon lang yung okay, parang umiiyak si ate. Ayan, natakawa nga sa Buhol. Anong sa Buhol team, ano, mensahe mo sa ano, malay mo may makakilala dun sa mga taga Buhol yung pamilya, ano? Sa mga pamilya ko po yung nasa Buhol po, kung nakita man ninyo ang video ko, sana okay lang po kayo dyan. At balang araw makakauwi din ako dyan pag may pera na po. Anong pamilya? Banggit mo, siyempre. Mga pamilya ko po, sila mama. Yung papilido. Si Alma, Sita po, abay-abay. Sige, te. Ano yun, te? Pangalan ng mama mo? Si Alma, Sita po, abay-abay. Sila Ate Alora. Sana po, okay lang po kayo dyan. Ilang years na kayo, te? Ilan ka po? Na kapatid? Pang lima ka? Ang ibig sabihin pala, ilang years na hindi kayo nagkita ng nanay mo at mga kapatid mo? Ano po, busy, nasa Maynila po ako, ano, 14, di na po nakauwi. Ay, 14 years? Ay, 14 ang edad mo sa, yun doon ka sa Maynila? Opo, di na po ako nakauwi. Yung, ang, ngayon, ilang taong ka na? 25 po. Hindi lang years yun. 14. Tapos ngayon 25. Haba-haba na. Hindi mo na nakita yung nanay. Hindi mo alam, ti, kung ano pa yung mga nanay at tatay mo. Nalaman ko po na si Papa wala na. Ay, wala na. Hindi mo nasilip talaga, ti? Hindi po. Sa pag-ano niya? Pagpanaw? Hindi.
Sabi mga kadoks, grabe, hindi niya pala nakita yung tatay niya at yung tawag nito, nanay, nakausap mo? Nakausap ko po, minsan, pag nanghiram ako ng cellphone. Eh, walang, walang CP. Wala po. Ngayon din, namimiss mo talaga yung mga kapatid mo. Yun, nananawagan po ako sa mga apelido. Anong apelido din? Abay-abay. Abay-abay po. Sa mga taga-Buhol. At si ate talaga gusto niya na, gusto niya sana umuwi. Kaso lang, wala po talaga siyang pamasahe kasi ang yung pera talaga nila kapos hanggang sa pangbili lang talaga ng sa pangbigas. Yun, may bahay po nga sila yung maliit at hindi nga yung magawa-gawa dahil po kulang yung pako nila. Grabe at yun, nangihiram na lang po siya ng cellphone. Cellphone? Opo. Buti may number ka te. Sa ano? Nakuha ko po sa Facebook. Ay, may Facebook sila? Opo. Meron naman po. Mismo nakikita mo talaga sa Facebook? Yung kapatid lang ko po. Nabibideo call mo? Minsan, kasi may trabaho po sila. Ayun. Sa video call, ngayon, ay, buti kung may load ako sana, pwede naman video callin sana natin. Next, pagbalik ko, magpapalood ako, baka malay mo, baka mag-contact natin. Yun, at sana, yung mga ate at mga kikuya niya, gusto sana itong umuwi. Kaso lang, medyo kalayuan, Burias to dito eh. Ilang pamasahe, di namin alam kung magkano yung pamasahe sa papuntang Buhol. Grabe, talaga, hindi pala nakita ni ate yung tatay niya. Yung nanay mo, nakausap mo din, te? Hindi ko po nakakausap kasi gawa po, wala po akong number, yung kapatid ko lang po. Wala po silang number kasi gawa, nagatampuhan po sila. Ano, nag-away-away ang mga pamilya nyo? Ibig sabihin pala, di mag-walay-walay lahat kayo? Yung isa lang po, yung kasunod ko lang po, sang, nasa Alabang, yun lang po. Ang lagi ko nakakausap. Wala naman, kahit naman yung bang, wala kang hindi ka naman pinapadalakan? Minsan, binibigay po konti, binibili ko ng bigas. Kasi gawa man, nag-aaral pa po siya, nag-atrabaho po siya sa umaga. Pag ano po, gabi, aral hapon. Yun na, maraming salamat talaga sa nagpahiram sa kanya ng cellphone. Yun, nakausap niya yung mga kapatid. Isa lang nakausap mo pala? Isa lang po. Isa? Yung iba? Hindi ko po pa nakausap daw. Wala po akong number. Hindi mo naalalati yung pamasahe mo, papuntang Maynila, galing ng Buhol? Yung dati, yung nasa Maynila pa po ako, 2-5 po ang hindi pa kasama po. Ngayon, kung gusto mong pumunta doon, alam mo pa? Alam ko naman po, pauwi. Pauwi? Saan ang sakayan nun? Pag dito po, sa Burias, sa Masbate City, pa Cebu na lang po ang sakayan namin. Tapos pagdating ng Cebu, pa Buhol? Buhol na po, sakayan ng dagat ang pumalit yung bangka. Bangka po. Pag nasa Cebu na, bangka na lang pong masakayan. Yan, te, kung luluwas ka doon, sama mo to. Mga anak mo. Opo, isasama ko po. Kayo, yung mga pamilya, kayo lahat. Opo. Kasi wala naman kayong ano dito, nakatira lang, di ba? Opo, wala naman kaming lupa dito sa sarili, nakatira lang. Tumitira lang po kami. Namimiss mo talaga, grabe, tiyo, ganyan, pagtulog mo. Siyempre, namimiss ko po, lalo nung nanaman ko na. Wala na pala si Papa. Hmm? Si yung mga kadoks, namimiss talaga ni Ate. Mahal-mahal ka talaga nun, te. Ibig sabihin, hindi niya alam na nag-asawa ka? Alam naman po, kasi gusto ko niya makauli kami. Kaso lang, wala po kami pera. Yung mga kadoks talaga, grabe. Si Ate, inanulan talaga ni Ate, taong na to. Yan mga kadoks, grabe si Ate, medyo dinadala niya na lang ang yung problema. Laban nanti, malay mo at yung mga kapatid mo na gusto umuwi. Ngayon sana no, sa Pasko no, o taon no? Opo. Sana makasama mo naman sila no? Opo. Makausap. Medyo wala, kapos talaga tayo dito sa ano eh. Sa atin. Grabe. Yung pagtulog mo, remember na, siyempre, namimiss mo. At hindi pa ito nakikita te, sa mga... Hindi pa po. Mga kapatid mo? Mga anak mo? Yung kapatid ko po, yung isang kapatid ko po sa Alabang, nakita na na po ninyo nila.
Yan mga kalogs, ito yung bahay ni Kuya Elisa, hindi natatapos. Kulang kasi sila ng budget, walang pambili ng pako. Yung pambili pang pako, ito na, bili daw na nilang bigas. Yun at nahinto yung paggawa nila ng bahay. Materials na po, kaawin lang nabilo kasi hindi po sa kanila itong lupa. Pako na lang pong kulang kasi yung pang atop, abubong po daw at pandingding. Materials po ng kaawin, nyug. Yun nito, matagal-tagal na yata to kasi tinubuan na po yun ng mga nung bilang, kasi wala silang pambili ng pako. Yan. Yan yung bahay nila na kubo-kubo. Parang kulungan ng manok or baboy. Dati daw kulungan daw ng manok. Yan na pagdating nila dito. Yan at pinalaki-laki nila konti. Na gusto talaga sila makalipat dito kasi kaso lang malib kapos talaga. Yan at pag ulan daw, pag matulog sila, yun nga, may ano pa sa taas, yung plastic, hindi doon na yan. Nakabasa daw yan. Yung mga anak niya, nasa gilid lang. Pagdating nila dito, kulungan na daw ito ng manok. Ito po nga yung binili ko. Yung gulay. Sa yung kalbasa. Yan at, pipinda pa si ate doon sa ano. Kadok kasi. Tinanong kasi ni Kadok. Ay, mas maganda na yun na. Isadiri, sub. Ay, dara sa agad. Ay, Kadok. Wah. Nalang. Yan po. Nabalian yata ako. Yan po. Hindi ako makatayo. Yun ang sili. Medyo po nadurog yata ang sili. Aray. Hindi ako makatayo. Yan po. Sinilas ni Kuya Joseph. Tumalsik. Abi. Ba't ganun? Natakot na ibigan sa sako. Ano ba yun? Mga kadoks, at natapos na din ng ating katanungan kay ate. Yun, at gusto niya talaga na makita niya po yung ano, si yung nanay, yung mga kapatid, at yung tatay niya talaga, wala na po talaga.
Sana ang kung sino naman ang gusto po na nakakilala, gusto yung nakakilala po sa mga pamilya nila Ate diyan sa Bohol, yung ano ba, kalimutan ko yung mga grupo, yung apelyido Abay-abay. Ayan po, sana po ay kontakan niyo na lang si Idol Kadox, yun na Winnebert. Nandun po yung ano ko po, yung pagkatapos po ng video ko, nandun po yung Facebook account ko po. Gusto ni Ate talaga na makilala niya yung makita niya yung nanay niya, kasi yung tatay niya sa 14 na edad niya hanggang ngayon 25 na po, hindi niya talaga nakita yung pumanaw na si tatay. Ayan, sana si tatay yun, gagabayan lagi si Ate. Yun, gabay lang tayo sa Panginoon, at alam mo naman Ate, at nandiyan naman si God, at hindi naman tayo pabayaan. Yun mga kadoks, hanggang dito na yung video ko. Ayan, kaway-kaway. Ayan, hello, bye-bye mga kadoks. Hanggang dito na yung video ko. At maraming salamat po talaga kay Ate. Grabe, at ako kanina, pinigilan ko yun. At si Ate talaga hindi niya pinigilan. Kasi gusto niya talaga makauwi. I love you all. Goodbye.